Tanungin ko muna kayo, what is faith? Ayan. If you read your Bible from cover to cover, from old and new, from Genesis to Revelation, talagang ma-encounter natin ang faith. Okay? Ito pong subject matter na to is very important sa ating mga anak ng Diyos. Okay? So, kaya po itong message natin today ay pinamagatan po nating developing a real faith that works. Okay? And take note of the word real. Okay? So, samahan niyo po ako. Please open your Bible in Book of James, chapter 2, verses 14 to 26. Okay, basahin po natin. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say goodbye and have a good day, stay warm and fat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? Verse 17, if you see faith, or so you see faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. In other translation, ang sabi po is, faith without work is dead. Okay, so explain po natin yung context na yan mamaya. And of course, sabi ko nga po, I'm very much concerned. Kasi kung sinabi po natin developing a real faith, yung genuine, yung authentic na pananampalataya, ibig sabihin meron talagang pananampalatayang hindi genuine. Merong fake. Okay. So kaya ang sabi din ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves. Ibig sabihin mga kapatid, this is personal. Wala ako, I'm not in a position to judge anybody's faith. Okay? Kaya ang sabi po ng Bible, examinin mo yung sarili mo. Whether you are in the faith. Kasi ikaw naman talaga lang ang makaka-examine yan. Okay? Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves? That Jesus Christ is in you. Unless indeed you fail to meet the test. Okay? So, church, think about this. Gano'ng karaming mga answered prayers yung na-experience ninyo? Alam mo ba na sa lahat ng areas ng buhay natin, bawat ginagalawan natin, bawat ginagawa natin, dapat merong pananampalatayang kalakip. Dapat may faith. And even sa prayer life natin, di ba? Sabi nga ng prayer life, when you ask, when you pray, do not doubt. So, kailangan ng pananampalataya sa lahat ng ginagawa natin in order for us to experience God's best. Kasi nga, God moves according to our faith. He meets us according to what we believe. Okay, so faith is important sa buhay ng isang mananampalataya in a Christian's life. So, faith pleases God. Amen po ba? Alam naman natin, yan ang nagpapasaya sa Panginoon. Yung nakikita niyan tayo ay nananampalataya. Well, of course, yung faith may subject yan. Ang subject yan is our God. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Because faith is believing in things na hindi natin nakikita. Believing in supernatural. Faith causes healing. Amen po ba? Diba, dahil sa pananampalataya, pwede kang gumaling sa iyong karamdaman. Nang dahil sa pananampalataya, pwede kang maligtas. Faith can move mountains. Kung gabundok na yung mga problema, pagsubok na yan, nang dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, it can move mountains. And
To develop real faith, mga kapatid, intentional po ito. Ang pananampalataya na nag-i-increase, ang pananampalataya na lumalago ay intentional. Hindi po ito automatic. Ibig sabihin, we need to do something. Meron kang gagawin. Sabi mo sa katabi mo, meron kang gagawin. Alam niyo po ang pananampalataya, faith is gift of God. Ito po ay regalo ng Diyos sa atin, ang pananampalataya. Pero para ma-develop yung faith natin, kailangan po ito ay ating pinapractice. Ini-strengthen, pinalalakas. Diba? Sabi ko nga po, many years ago, pag nakita mo si Manny Pacquiao at saka nakita mo ko, pareho lang kami ng bilang ng muscle niyan. Pero obviously, mas matigas yung muscle ni Pacquiao kaysa sa muscle ko. Kasi yung muscle niya, lagi niyang tinitrain, pinapractice. Eh ako naman, may paminsan-minsan lang. Minsan hindi pa. Kaya mas matigas yung faith niya. Pero when it comes to supernatural, okay, when it comes to faith in God, hindi po kasi intentional na hindi yan automatically nag-i-increase. Intentional po kasi yan. Meron talaga tayong gagawin. I-de-develop natin siya. Kaya sabi doon sa konteksto na binasa natin, faith without work is dead. Ulitin ko po, napaka-importante ng faith sa buhay natin. Kasi sa pamamagitan lang ng pananampalataya, pwede tayong gumaling. Sa pamamagitan ng pananampalataya, yung prayer natin, pwedeng madinig ng Panginoon. Kasi minsan nagtatanong tayo, Pastor, bakit hindi ako pinagaling? Bakit hindi ako? Ba't hindi sinasagot ng Lord ang panalangin ko? Well, tanungin mo muna, baka nagda-doubt ka o baka yung pananampalataya mo ay hindi naman talaga tunay na pananampalataya. So, kung ang healing, salvation, prosperity, and faith pleases God, well, gusto ko marami ako nito. Sino dito? Marami siyang pananampalataya. Amen? Kaya po, tingnan nyo, pansinin nyo, dun sa title ng message natin, sinabi natin, developing a real faith. Kasi alam nyo po, yun, nilagay ko yung word na real in front dun sa word ng faith. So it implies that not all faith are real. Hindi talaga lahat ng pananampalataya ay akala natin tunay. Alam nyo ba sa mga advertisements, okay, anything, alam mo pag may nakalagay na ito ay genuine, let's say, genuine leather, di ba? Authentic Chinese food, di ba? Original bukupay, di ba? Anything na authentic, if it's real, di ba? It sells more. Tayo mga tao kasi interesado tayo sa tunay. Tunay na kaibigan, tunay na pag-ibig, 'di ba? Kaya nga mayroong mga article na we are more interested about doon sa mga genuine. Meron yang TV show na real people. Kaya today mga kapatid, I want to talk to you about dito sa konteksto ng sinabi ni Apostle James about how to develop or to have a real faith. Again, mga kapatid, as you listen, I'm not in a position, hindi ko pwedeng sabihin na patay ang pananampalataya mo, patay ang pananampalataya ng isang tao. I'm not in a position to judge anybody regarding their faith. Pero alam niyo po ba na napakarami ring tao in this world na akala nila sila ay tunay na mananampalataya. Pero ang buong katotohanan, hindi po talaga sila mananampalataya. Kaya nga po, iiwanan ko sa inyo itong passage na to in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. It's a personal examination, mga kapatid. It's a personal examination. It's almost 18 years I've been preaching in this church. 18 taon na ako nagdi-disciple sa inyo, nagpipreach sa inyo, mga kapatid. I hope tunay ang pananampalataya natin. Amen. Sabi ng Bible, examine yourself whether you are in faith.
In book of James chapter 2 verses 14 to 26, si Apostle James, he talks about the difference between genuine believers and counterfeit believers. Itong passage na to, James chapter 2, one of the most controversial and misunderstood passage ng Bible. Dahil maraming mga tao, ginagamit nilang passage ito, yung James 2:14 to 26, na to prove na yung kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng gawa. Dahil sinabi ni James, faith without work is dead. Pero tingnan nyo po, hindi ito yung kanyang konteksto dito. It is important na ang bawat isa po sa atin ay maintindihan, maunawaan po natin kung ano itong sinasabi sa inyo today. So the entire New Testament book, okay? If you read the Bible, the entire New Testament book, itinuturo po sa atin ng ating salvation, we are saved by grace through faith alone. Okay? So, kaya ko po sinasabi sa inyo to, kasi parang pag binasa mo ang Book of James, parang may contradiction ata when it comes to salvation. Okay, again, open your Bible, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Oh, hanggang 10 po. Sabi po dito, for it is by grace, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos. Pag nabasa nyo po, the word grace, yan po ay as same as nabasa nyo yung word na love. Okay? So, for it is by grace, dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw po ah. We are saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Regalo ng Diyos ang kaligtasan. Okay, regalo na binibigay niya sa sangkatauhan na kung sino ang manampalataya at tumanggap nito, maliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Yesus dahil sa pananampalataya. So ito po ay biyaya. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. Hindi natin ito pinagpaguran. Merong namatay sa krus para sa kaligtasan natin. Verse 9, not by works. Ito po yung sinasabi natin kanina, it's very controversial. Kasi pag ginagmay mga taong ginagamit nila itong Book of James na to sa salvation, nakakala nila kailangan mong gumawa ng mabuti to earn heaven. No. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Wala tayong ginawa. Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan. Ang kailangan natin ay faith, manampalataya, not by works, so that no one can boast. Kasi kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga gawa, magyayabangan tayo malamang. Di ba? Bakit ganun? Ang dami ko namang ginawang mabuti. Dapat, nandun ako sa langit. Verse 10, for we are God's handiwork. So ito po, napakaganda nito. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Okay, which God prepared in advance for us to do. So mamaya po, mas lalo natin maintindihan yan. So, when it comes to James 2:17, nung sinabi niyang, it is not just faith, but faith and works. So yun po, very controversial, di ba? Faith and works. Ibig sabihin, hindi lang pananampalataya, meron pang plus. Pero siyempre, naniniwala tayo, faith alone, grace alone, through Christ alone. Okay? Now, ano ba ang sinasabi ni James? Yung Ephesians, sinulat ni Paul eh. Both in New Testament. Pero alam mo ba na pareho silang tama? Sabi ni James, sabi ni Paul in Book of Ephesians, naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos, hindi yan sa pamamagitan ng gawa mo. Pagdating ng Book of James, sabi doon, kailangan may pananampalataya at saka meron kang gawa. So complicated. Pero alam nyo ba na pareho silang tama? Pero ano yung pagkakaiba ng kanilang sinasabi? Tingnan natin. They are both right, but they are focusing on two different scenarios and issues. Pareho nilang ginamit yung salitang works, but in different ways. Nung ginamit ni James yung salitang works,
Ang sinasabi dito ni James ay patungkol sa lifestyle ng Kristiyano. Okay, yung works niya, yung lifestyle, pagkatapos mong maligtas. Ito yung tinatawag na the fruit of salvation. Ano ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano externally, outside, para o pagkatapos mong maligtas? Ano yung bunga? What happens on the outside? Yan yung focus ni James. Okay? Si Apostle Paul, nagsulat ng Ephesians in the New Testament, ang kanya, sabi natin kanina, si James, ang focus niya yung bunga, the fruit of salvation. Ano yung nangyayari sa tao, sa Kristiyano, pagkatapos maligtas? Eh yung Ephesians 2, verses 8 and 9, na sinulat ni Paul, kung sabi ni James, okay, ito yung fruit ng salvation, pero ang sabi ni Paul, ito naman yung root. Get nyo? Iba yung fruit, iba yung root. Si Paul, ang sabi niya, ito naman yung root ng salvation. What happens internally? Si James, external. Si Paul, internal. If James was talking about lifestyle ng Kristiyano, si James, pinag-uusapan natin dito, is yung lifestyle ng Kristiyano. Si Paul naman is talking about how to know you're a Christian. Paano ka maliligtas? Paano ka magiging Kristiyano? So James is talking about how to show you're a Christian, pero si Paul naman, ang sinasabi niya is how to know you're a Christian. Paul is talking about his passages on faith alone, how to become a believer. So James talks about how to behave. Gets nyo? Yung lifestyle ng isang Kristiyano, how to behave. Pero si Paul naman, ang sinasabi naman niya is, paano ka naman magiging believer? So wala po silang contradiction. Now, ang tanong is, kung wala silang contradiction, si Paul at saka si James, paano ko nga ba ipapakita na ako ay tunay, real believer? Now, tingnan natin, I'll give you at least 5. Doon sa passage sa binasa natin in Book of James. Paano nga ba natin makikita yung sarili natin, hindi yung ibang tao, yung sarili natin, paano tayo magkakaroon ng real faith? Now, I'll give you 5 principles in this passage. Number 1, mga kapatid, real faith is something you do. That's number 1. Inuna po natin yan. Ang tunay na pananampalataya, yung mga bagay na ginagawa natin. In James 2:17, ang sabi po dito, faith without work is dead. Okay, nung sinabi ni Apostle James, faith without work is dead, he's talking about your behavior bilang isang mananampalataya. External. Nung sinabi niyang faith without work is dead, walang kinalaman ito sa salvation natin. Nung sinabi ni James na faith without work is dead, he talks about yung ating lifestyle bilang Kristiyano. Ibig sabihin, faith is active. It's not passive. It is a commitment. Pag meron kang pananampalataya sa Diyos, maglilid yan into action. Faith pleases God. God moves according to our faith. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y gumagaling. Nagpo-prosper tayo, pero hindi po siya automatic talaga na nag-i-increase. Intentional talaga. So faith is something you do. Regalo po yan ng Panginoon, pero meron tayong gagawin. Because our faith is determined by what we do. We demonstrate it by what we do. Sabi nga, by their fruit, you will know them. Again, bago natin iwanan, sinasabi ni James, tapos na, ligtas ka na.
Ngayon, kung sinasabi mo may pananampalataya ka, maglilid yan sa action. Amen po ba? Malinaw po ba? Taas nga ang kamay ng malinaw sa kanya yung sinasabi ko. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay believer, sabi mo, anak ako ng Diyos, at meron kang faith, maglilid yan sa action. Ide-demonstrate mo yan. Kasi maraming nagsasabi na ako, naniniwala ako kay Jesus. Then, prove it. Prove it. Action speaks louder than words. Our behavior shows what we really believe. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians 13:5, examine yourselves. Mahirap yan, kapatid. Baka 10 taong ka nang pabalik-balik sa church. Pero di ka sigurado sa pananampalataya mo. Check it out. See if you're really a believer or not. So, 5 principles. First, faith is something you do. Dahil kung may pananampalataya ka, kapatid, matik yan. Magde-demonstrate yan. Maglilid yan sa action. Walang pananampalataya na hindi ginagawa. Amen. So, number 2, real faith is not just something you say. Alam niyo yung ano, yung puro lang sa bibig? Hindi, naniniwala naman ako eh. Pero sa bibig lang pala. Diba? Pwede nga natin itong dagdagan eh. Real faith is not just something you post in social media. Diba? I don't think it's a real faith. Real faith ba yun? Yung, okay, may nakita ka maganda, ipopost mo, okay, kapag nakatatlo kang amen, bless ka ngayong araw na to. Amen. Diba? Pag nilampasan mo, nag-scroll ka, yari ka. Church, in a very real sense, talk is cheap. Yung puro lang salita. Kaya nga, sorry po ha, nasasawa na kasi ako marinig yung sinasabi ng tao na hindi naman siya nakakalimot kay Lord. Narinig niyo ba yon? Di ba? May narinig kayo na matagal mo na siyang hindi nakita, hindi mo na nga nakikita sa church eh. Pero sabi niya, patuloy pa siyang nananampalataya sa Diyos. Tapos sabi niya, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. But talk is cheap. Faith without work is dead. Real faith is not just something you say. It's not just something you talk about. Sabi ng James 2:14, what good is it, my brother, if a man claims to have faith but has no works, but has no deeds? Can such faith save him? Kasi alam niyo po, there are people who claim to be Christians. He just claims to have it. He talks about it. He knows all the right praises. Kabisado niya yung Bible. Sabi niya pa nga, I'm a born again Christian. Pero wala ka nakikita sa lifestyle nila. Kaya tuloy, you remember si Gandhi? Sabi ni Gandhi, di ba? I like your Christ, but it's the Christians that I don't like. Just maybe because marami nagki-claim na sila ay Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay nila. Because real faith is not just something you say. In Matthew chapter 7, verse 21 says, not everybody who says to me, Lord, Lord, is going to enter into the kingdom of heaven. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, I pray, I hope, I wish, di ba, for the last 18 years, nagpipreach ako sa inyo, I hope, real yung faith natin. Amen. Kasi ang sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ng Diyos ko ay makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Hindi lahat ng mga nakitaan mo na merong Christian bumper sticker sa kanilang mga sasakyan ay tunay na mananampalataya. Nakakalungkot, hindi lahat ng pumapasok sa loob ng church ay tunay na mananampalataya. Because faith is not something you say or not just something you say. Talk is cheap. Marami mga tao, sabi nila, sila ay believer pero wala kang nakikitang pagbabago sa buhay nila. No difference, no change. So, again, sabi ni James, faith is not just something you say. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa salita. Meron itong gawa. Amen. Number three, real faith is not just something you feel. Real faith is more than just an emotions. Kasi marami mga tao na ko-confuse sila sa yung emotions and sentiments nila with faith. Kasi pwede kang ma-emotionally move, pero hindi ka nag-a-act. Pwede kang pumunta sa church at habang kumakanta ang music team dito, tinatayuan ka ng balahibo, magkakaroon ka ng mga goosebumps. Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi naman emosyon. Diba? Kahit tumayo pati yung buhok mo sa ulo, it never makes any difference. In James chapter 2 verse 15 says, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? Alam nyo mga kapatid, ito very controversial din ito, itong passage na to. Na tunay naman talaga pag merong nangangailangan, tulungan natin. Amen. Amen ba yon? Pero alam mo ba na binigyan din naman tayo ng Lord ng wisdom? Para maunawaan din natin, maintindihan natin talaga kung sino din naman yung real na nangangailangan. Amen. Kasi alam nyo pa, alam nyo mga kapatid, in this world na ginagalawan natin, marami ring mga con artists. Con artists, bakit? If you're familiar dito sa May Rosario Complex, meron ka nakikita dyan lagi na naglalakad na nakapaa. Pero alam nyo ba, nasa bag niya meron siya talagang chinelas. Kaya lang siya naglalakad na nakapaa para lang maawa yung tao sa kanya. So it's a con artist. Amen. Alam nyo ba, sa Maynila, hinuhuli ngayon yung mga nagbibigay sa mga naglilimos? Alam nyo ba, pati ikaw kulong? O magpa-fine ka sa Quezon City? Kasi nga, hindi naman lahat real na nangangailangan, genuine. Yung iba kasi, alam kasi nila na mas madali manghingi kaysa magtrabaho. Alam nyo ba, mas malaki ang kita pag nanghingi ka kaysa magtrabaho ka? Pagkano ang minimum ngayon sa araw? Sabi mo lang sa Maynila, 550? Alam nyo ba na itong umaabot ng 1,000 plus ang kinikita ng mga nanglilimos? So ano mas madali? Meron naman talagang tunay na nangangailangan. So mag-ask tayo ng wisdom. Well, tinan nyo, sabi nung iba, may nakausap ako, eh hindi pastor, basta ako, pag mayroong nangangailangan, bigay na lang ako ng bigay. Well, good for you. Pero kailangan mo rin ng wisdom. Kasi otherwise, baka mamaya, tinutulungan mo lang maging tamad yung tao na yun. Baka tinotolerate mo lang. Tama. Sabi ng Bible, ang tamad walang karapatang kumain. Dahil kung sino pa yung tamad, siya pa ang malakas kumain. Church, totoo yan. Tingnan nyo to ha, sabi dito, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one you says to him, go, I wish you well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? Di ba kung may nakakailangan na sabi lang, sige, pagpalain ka ng Lord, pinauwi mo na. Pero kung kaya mo rin lang naman magbigay, sabi mo, Lord, give me wisdom. Bibigyan ko pa to. Sabi ng Holy Spirit, sige, bigyan mo. Di ba? Sasabihin naman sa'yo ng Holy Spirit yan kung bibigyan mo, hindi. So, bigyan mo. Pero meron talagang, church, meron talagang, ano,
fake talaga. Meron talaga ganun. Meron pang ganito. Meron pang, alam nyo ba, meron din naman mga, itong passage, meron din mga taong, meron, magaling yung idea nila. Uy, may nangangailangan, may nangangailangan. Diba? Tulungan nyo. Pag gusto mong tumulong, huwag ka na magturo. Ikaw na mismo yung tumulong. Amen. Para pagpalain ka ng Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, para pagpalain ka ng Lord. Diba? Kung kaya mo tumulong, tumulong ka. Pero huwag kang magturo. Huy, tulungan nyo sila, tulungan nyo. Hindi ka ba marunong magmahal? Diba yung ganun, diba? Huwag kang magturo. Tulungan talaga natin para pagpalain tayo ng Panginoon. So dito sa passage sa binasa natin, what good is it if you see someone in need at sabi mo lang, ramdam kita? Di ba? Kailangan nga ng pambili ng bigas. Tapos sasabi mo, ramdam kita. Kaya hindi po pananampalataya yun. Di ba? Kasi it's more than just feelings. Kapatid, ramdam na ramdam talaga kita. Hinihintay na ni kapatid, sige na, ramdam pala ako eh. Pangkanin lang. Na-experience namin yan, nagbabike kami somewhere. May nakasabay kami, nawawala daw yung wallet niya. Pero mukha naman siyang walang wallet. So, ganun pa man, siyempre, as kami wisdom kay Lord, binigyan namin ng pera. Ngayon, hindi pa rin siya umihiwalay sa amin hanggang sa kami magme-merienda na. Sabi namin, pati hindi ka pa umuwi, pati nandiyan ka pa. Eh, kasi po, gusto ko pa rin magkape. So, ganun talaga, mga kapatid. Pag kaya mong tumulong, tumulong ka. Okay? Because real faith is more than just sympathy and feeling and emotion. Magbigay ka ng assistance pag kaya mo. Do something about it. Act. Your faith. Because real faith takes the initiative. Ganun talaga, mga kapatid, it involves people. Pag ikaw ay naging part ng family of God, meron kang responsibilidad, hindi lang pamilya mo. Amen? Responsibilidad mo rin yung body of Christ, and of course, yung ibang taong nasa paligid mo. Because a real believer will care about other believers. 1 John chapter 3, verse 17, if anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Church, brothers and sisters, real faith is generous. Real faith is generous. Gusto mong magbigay ng magbigay. Amen? John chapter 3, verse 14 says, we know that we have passed from death to life, naligtas tayo, because we love each other. Anyone who does not love remains in death. See, makikita mo pala, yung kaligtasan natin, yung real faith, pag tumutulong din tayo sa kapwa natin. Amen? Gustong-gusto nating tumulong. Gustong-gusto nating ka-fellowship ang kapatiran. Now, ang tanong is, nakikipag-fellowship ka pa ba sa mga believers? Kasi ang tunay na pananampalataya, gusto mo kasama lagi yung mga kapwa mo mananampalataya. Amen? If that's what fellowship is all about. Yun ang ibig sabihin ng fellowship. Gusto mo kasama mo rin yung mga kagaya mong nananampalataya. You love them. Kasi alam natin, at alam din naman ng marami, na ang tunay na Kristiyano ay nakikita sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Amen. Kasi ang problema, we are a lot better at verbalizing our faith than practicing it. Well, hindi naman natin talaga kayang tulungan ng lahat. Pero kaya mong tumulong kahit sino lang. Amen. Sabi ni James, faith doesn't lead me to share with others is wrong.
Kaya sabi again in James 2:17, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. So malinaw po tayo ha, hindi sinasabi ni James dito patungkol sa salvation natin, tapos na yun. Ngayon, na sinasabi mo ikaw ay ligtas, sinasabi mo ikaw ay mananampalataya, believer, Kristiyano, yan yung fruit. Okay? Ito pinag-usapan natin ngayon ay bunga ng ating pananampalataya. So hindi po ang pananampalatayang tunay ay hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Hindi lang din siya sa pamamagitan ng ating emotions. Again, real faith is not just something you think. Ayan na. Marami mga tao, akala nila, ang tunay na pananampalataya, pag napakarami mo ng alam intellectually. Diba? Kaya ano nangyayari? Napapanood yun sa TV. Diba? Puro debate, pero puro argumento, puro pag-aaway, puro discussion, puro intellectual objector. In James 2:18 says, someone will say you have faith. Meron naman akong gawa. O siya mo, nagyayabangan na, diba? Sabi mo may pananampalataya ka, wala ka namang gawa. Eh ako naman, marami akong gawa. So, may mga tao po na akala nila ang tunay na pananampalataya ay sa pamamagitan ng kanilang intellectual. Kaya, di ba, sabi din sa James 2:18, show me your faith without deeds and I will show you my faith by what I do. See? Kung meron po kayong mga Bible o meron kayong gadget dyan, dito sa James 2:18, sabi dito, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. So, encircle nyo po yung show me. Show me. Ibig sabihin, real faith is visible. Amen. Ang tunay na pananampalataya, nakikita pala. You can see it. It's obvious. If you claim to be a Christian, people will be able to see it. It's visible. Bigyan ko kayo ng example. Sino dito yung nagda-diet, nagpapapayat? Wala, of course. Ayun, meron sa likod. Tingnan niyo, 'di ba? Tingnan niyo ha, pag nag-diet ka, ang unang-una mong binabago internally, 'di ba? Nag-change ka ng lifestyle mo ng eating, di ba? Kung ano-anong mga nagpapagluta ba? Dieting ba yan? Ano-ano? Whatever. So, di ba kung ano-anong mga tinitake mo, siyempre, nag-change ka ng lifestyle, nag-change ka ng diet mo. So, ibig sabihin, nauuna talaga yung inside. And then, siyempre, pag effective yung dieting mo, makikita na yan from the outside. It's the same way sa pananampalataya po natin, show me, prove it, demonstrate it. Ibig sabihin po, it's visible. Well, of course, Diyos lang naman ang nakakaalam kasi ang pananampalataya is odorless. Hindi mo maamo yan. It's weightless, invisible. So, anybody can claim to have it. Diba? Pero paano mo nga ba for sure malalaman? Show me. Prove it by your actions. Looking at your lifestyle. Kasi sabi nila, ang pananampalataya daw parang calories. Hindi mo makita, pero makikita mo yung resulta. No? Amen ba? You cannot see faith, but you can see the results. Alam niyo ba, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, no pressure. Real faith puts no pressure. Walang pressure yan. Pag tunay na pananampalatayan, pag mayroon kang gustong tulungan, lifestyle eh. Kaya wala siyang pressure, hindi siya pilit. Ang tunay na pananampalataya, hindi pilit. Pakisabi sa katabi mo, ang tunay na pananampalataya, hindi pilit. It puts no pressure, kasi nga lifestyle mo eh. Diba? Lifestyle mo ang kumain, pilit ba pag kumakain ka? Pinipilit ka pa ba kumain? Hindi. Subukan mong
Unahan ka niyan. Ang sabi ni James, kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, then prove it. Show me. If you are saved, your life will surely show it. Yan ang sinasabi ni James. You claim to have a real faith. It's something more than you say. Something, not just something you feel. Not just something you think about. 2 Corinthians 5:17. Ito, favorite ito ng marami. Anytime, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Church, kung tunay ang pananampalataya, tunay ang Kristong tinanggap natin, tunay ang pagbabago. Meron kang makikitang pagbabago. Yes, hindi po yan overnight. But real faith always produces change. Amen? Kasi pag nanahan na sa'yo ang banal na spirito, imposibleng walang magbago. Posibleng walang magbago. Tingnan mo yung katabi mo, may pagbabago ba? Sister, brother, mukhang nagbago. Tumataba ka ata. So, naniniwala kayo, real faith always produces change. Again, I'm not in position to judge anybody's faith. Pero, visible kasi siya eh. Visible kasi pag mahal mo talaga si Lord eh. Visible kasi kung priority mo kasi si Lord eh. Diba? Visible talaga because faith put no pressure. It's a lifestyle. Then lastly, real faith is not just something you believe. Ito lagi niyong naririnig to dito. Hindi lang basta alam mo. The word believe in Greek means to trust in, to cling, to rely on, to commit yourself completely. Kasi may mga tao sinasabi lang, I'm a Christian because I believe in Jesus. Pero alam nyo ba, believing is more than just a knowledge. Maraming mga tao, alam nyo ba, they miss heaven by 18 inches. Why 18 inches? Kasi sa isip lang nila, akala lang nila. Kaya pag ang kaligtasan ay akala lang, pag namatay, ang langit akala lang din. 18 inches lang daw ang layo niyan, yung ating mind at saka yung heart natin. Many people say they believe in God. Well, good. Everybody believes in God. In James 2:19 says, you believe that there is one God. Good. Eh kahit naman ang mga demonyo, naniniwala rin sa Diyos. Maraming mga tao, they have strong beliefs in God. The Bible, about Christ. Pwede nga nilang i-recite the whole Bible. Alam nila ang Trinity. Well, that's great. Pero believe in God is not enough. Even the devil believes that. Alam niyo ba na ang demonyo, ang diablo, ay kabisado nila ang Bible kesa sa maraming mga Kristiyano? Amen. Kaya nga tinitwist nila, di ba, yung Bible. Kaya sabi ng Bible, yes, good. Even demons, even the devil believes in God. Nanginginig pa nga sila, tumatayo pa yung buhok nila. Bakit nangyayari sa kanila yon? Because they understand the majesty and awesomeness of God. They believe in God and they tremble. Pero ano pagkakaiba natin sa kanila? Ang pagkakaiba natin sa kanila, noong tayo ay nanampalataya, hindi lamang sa ating isipan, kundi sa ating mga puso. The Greek word of believe means
to surrender your life completely to God. Yun ang pagkakaiba natin sa mga diablo. So real faith is not just saying, I believe, bukang bibig lang. There is so much unreal in this world. Alam nyo ba na nagkaroon ng survey, this was in America, na nag-survey sila at na-found out nila na there's a high degree of belief. Na sinasabi nila na, yes, I'm a believer. According sa survey, pero nung tinanong sila, you go to church? No. Do you pray? No. Do you help other people? No. Do you give your tithes? No. Do you donate your time to the Lord? No. Do you put God first? No. Pero hindi ako nakakalimot kay Lord. Kaya ang sabi ni James, huwad yan. Fake. Niloloko lang nila ang sarili nila. And a lot of people are doing that. So church, before we end, faith is not just something you say. Faith is not just something you think, not just something you feel, not just something you believe. Faith is something you do.